Isso sa isang ang panayam courtesy ng Boxing News 24 kay Unified Super Featherweight Champion Shakur Stevenson ay nakwento nga nito ang naging sparring nila ni Terence Bud Crawford. Ayon nga kay Shakur Stevenson ay noong 17 years old pa lang siya ay nakasparring niya si Crawford. At kumpiyansa daw siyang bibigyan niya ng magandang laban si Crawford. Dahil nga bagamat 17 years old lang siya noon ay alam niyang special fighter umano siya. Dahil madami na nga siyang pinanalunan ng mga tournaments at binubugbog niya lang ang mga sparring partner niya na professional. Subalit nang makasparring niya nga si Crawford ay binugbog lang siya nito at wala nga daw siyang nagawa. At ito nga daw ang pinaka-worst na bugbog ang inabot niya as a fighter at hindi umano siya makapaniwala. Samantala, sa latest na interview naman kay Mark Magsayo ay nasabi nga nito na kapag kalaban nga ni Ray Vargas ay mga punchers o yung mga boksingerong malalakas ang mga suntok ay puro nga daw atras ang ginagawa nito. Kaya umaasa si Mark Magsayo na sana sa labang ito ay hindi nga daw tumakbo si Ray Vargas dahil sigurado daw na may tutumba pag hindi tatakbo si Ray Vargas. Pero dahil nga mga pre na ang trainer ni Vargas ay ang trainer din noon ni Juan Manuel Marquez na si Nacho Beristain at kinukumpara nga ng marami na hawig ang estilo ni Magsayo kay Pacquiao ay malamang same strategy lang ang gagawin ni Vargas kay Magsayo gaya ng ginawa ni Marquez kay Pacquiao. Sa ibang balita naman mga pre ay nabanggit nga ni Catman Stephen Lunas na ang tunay na laban ni Casimero noon ay hindi nga si Butler kundi ang kaso nga na sinampa sa kanya ni Alias Joy. Dahil kung nagkataon nga daw na hindi na dismiss ang kaso ay mapipilitan daw si Casimero na ubuin ng Pilipinas para harapin ito. At dahil doon ay matitingga nga ang karir ni Cuadro Alas. At ang worst scenario pa ay maaaring bitawan na siya ng kanyang manager na si Igis Klimas. Kung mangyari yon, maaaring siyang bitawan ng manager niya eh. Ditapos ang karir ni Cuadro Alas. Kaya nang malaman nga ni Casimero na dismiss na nga ang kaso ay napaiyak na lang ito. Hanggang dito na lang mga pre, maraming salamat po.